Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo. Mula sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Narilika pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan ng abang lingkod ng Diyos. Bishop Litangonan ay naritumuli upang magministeryo para sa ating episode 341 ng Ride On the Ministry. Araw po ng Saturday, January 30, 2021. Yes, ang Ride On na ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride On in the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, sa iyo kami lumalapit sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Umaasa kami, O Diyos, na Ikaw ang siyang aming maramdaman at maranasan muli sa aming gawain. Mahayag ka sa bawat puso at isip ng bawat isa, Panginoon. At maghari ka sa amin sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu. At Ikaw ang siyang aming pagtuunan ng pansin. Marapatin niyo, O Diyos, na maging maayos po ang daloy ng gawain na ito at pagpalain mo, O Diyos, ang bawat tagapakinig. At gayon din, Panginoon, sa lahat ng makikibahagi. Lubin mo, O Diyos, na maging maayos po ang internet signal. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Tayo po ay magpuri sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Glory, honor, and praise.
flow from His throne unto His Son, His anthem rays. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, amen at amen sa ating Panginoon. Majesty, worship His majesty, and to Jesus be all glory, honor, and praise. Yes, kumusta ho ba kayo mga ka-ride on sa Panginoon? Anong oras ho ba kayo nagising sa umagang ito? Kayo ho ba'y nakakain na ng inyong almusal? At ano naman ang inyong naging ulam? Well, mahalaga tayo po ay ginising ng Panginoon na maaliwalas at taglay natin ang kanyang banal na presensya at napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay magpatuloy doon sa ating mga siniseries at yan ay bahagi pa rin ng ating celebration ng Bible Month. The inspiration and authority of the Scripture. Yes, ng ating batayan, 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. The Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabunaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at gayunin pag-akay sa matutuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting mga bagay. Ulit nga natin na kailangan itong inspired Word of God, Scriptures, ay ito po ay patuloy na atin pong pag-uukulan ng pansin, pagpapahalaga, pagmamahal, at ito po ay ating pre-pressure araw-araw sa tuwi-tuwin. Binabasa, ina-apply sa ating mga buhay, ibinabahagi natin, ipinagtatanggol natin ito. At gayon din, napakahalaga yung sinasabi nga doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, "And the thing thou hast heard of me,
Among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Importante po yan. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro sa harapan ng maraming saksi at ituro sa mga taong mapagkakatiwalaan na magturo din na naman sa iba. Yan po ay napaka-importante, mga kapatid, sa Panginoon. At kahapon ay tinalakay po natin yung kahalagahan na isa sa mga layon ng pag-asanay sa panlakasulatan ay upang sa ganoon ay patuloy po tayo na magkaroon ng motibasyon, alin yung nagtuturo at gayon din yung mga tinuturuan ang mga nag-aaral at nakikibahagi katulad sa mga ganitong gawain na ito ay sa pamagitan ng mga di umanong tinatawag natin na eternal na katotohanan mula sa Ebanghelyo na kung saan ay inilalagak natin ang ating commitment hindi lamang sa ating pananampalataya and even in our active participation and involvement to the life and ministry of the church as far as the evangelism and missionary works of the church at gayon din ang pamamahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon sa lahat ng dako na taglay natin at sa pamumuno ng Kanyang Banal na Espiritu kung kaya't kahapon ay atin pong pinasagahan ng Mateo 28:18-20 at marami tayong napag-aralan dyan. Ngayon ay tutuloy natin sa pang-anim na puntos ng pinakaunang punto ng pangunahing punto na ating pong tinalakay na ng maraming araw na nakanakalipas. Na isa sa mga layunin nitong ating patuloy na pag-asanay sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos upang sa ganun tayo na mga nagtuturo at tayo na mga tinuturuan, tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos ay lalo pang mapalalim. Alin yung ating karanasan sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din sa ating personal and communal fellowship, especially to our God in Jesus Christ, the Holy Spirit, and even from among each others as Christian believers. And of course, to deeply experience also the gift of the Spirit. At napaka-importante iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya mamaya ay titingnan natin kung alin ba yung mga nakapailalim pa dito na ating pong pagtutunan ng pansin. At napakahalaga yan na kung saan ay atin pong ginugunam-gunam sa araw-araw at gayon din sa tuwit-tuwin. Yes, upang mapalalim ang ating karanasan sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din ating personal and communal fellowship at gayon din ang gift of the Spirit na pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At napakahalaga yan at gayon din yung karanasan mismo ng kapahayagan ng Diyos Ama ang Kanyang Anak at sa Kanya mismo at gayon din yung Banal na Espiritu na kung saan ay nandun yung pinakakor ng pag-ibig ng Diyos at nandun yung fellowship na talaga naman maigting sa isa't isa in one accord at gayon din yung gift of the Spirit, especially this Holy Spirit na pinangako at ipinagkaloob nga ng ating Panginoon sapagkat ito po ay kailangan po natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Ngayon tingnan natin kung ano sinasabi doon sa John chapter 17 verse 3. Ito po ay bahagi ng mahabang prayer ni Jesus from verse 1 to verse 26. At napakahalaga po yan. At sinasabi sa John 17 verse 3,
And this is life eternal, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Importante yan, mga kapatid, sa Panginoon in the context of continuously experiencing the love of Jesus Christ and even the so-called personal communal fellowship and the gift of the Spirit. Ito ang buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi ni Jesus. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito yung panalangin na kung saan nakikipag-ugnayan si Jesus sa kanyang Ama. At napaka-importante yung mga bagay yan na sinasabi, sapagkat ang kabuuan ng chapter 17 ng The Gospel of John ay nahahati po sa tatlong bahagi iyan. At maganda basahin po ninyo ng personal. Halimbawa yung verses 1-5 ay yun po ang panalangin ni Jesus Christ upang sa ganun ay mawalhati, mag-glorify ang kanyang Ama. Yes? Yes, Christ's prayer to be glorified. And then yung verses 6-19, yan ho ang panalangin ni Jesus Christ para sa kanyang mga disciples. At gayon din yung verses 20 to the last verse 26, yan naman ang panalangin ng ating Panginoon Jesucristo for future believers. And that complete the intention, the goal of this very important prayer ng ating Panginoon. Ayan ang sinasabi diyan sa verse 3 na napaka-importante. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, yung nila, mga tao, tayo na mga prospect at tayo na tumugon na sa panawagan ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga ministeryo ng evangelism, mission at iba pang mga ginagawa upang tayo mahikayat na maging bahagi sa mga followers ng ating Panginoon. Ang kilalanin kanila, yung ang sinasabi niya na kilalanin ka, yun yung Ama, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya napaka-importante yan, yung isang Diyos, tunay na Diyos na nahayag sa tatlong persona at nandun ng kalubusan ng pag-ibig ng Diyos, nandun ng kalubusan ng pagkakaisa ng nag-iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona at nandun ang kapahayagan ng kapatiran ng bawat isang kapahayagan ng Diyos na nag-iisa. At gayon din ang dumadaloy na kaloob ng Espiritu na nanggaling din sa isang Diyos na yan po ay ipinagkakaloob sa atin. Ngayon, napaka-importante mga kapatid sa Diyos sapagkat yung mapalanin at lalo natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos at gayon din yung ugnayan at gayon din yung mga kaloob ng Espiritu ay meron din kinalaman niyan sa alin, sa tinatawag na eternal life dito sa verse 3. Ano po? Buhay na walang hanggan. At yan ay napaka-importante po. Ikumpara sa anumang relihiyon, sa anumang denominasyon, maliban sa Christianity, ano po? Ay ang ating pananampalataya, ang ating kinabibilangan na isang katawan ng ating Panginoon ng nagsasabi, nangako at matutupad ng bawat isang kumilala sa Ama at maging sa tumanggap kay Jesus at magpapailalim sa kanyang Espiritu at gayon din sa kanyang mga salita at tunay nga naman na makakaranas ng buhay na walang hanggan. Tulad po ninyo, tulad natin at lahat tayo na naniniwala, sumasampalatay, sumusunod sa Kanya. At inilalagak natin ang ating mga buhay, mga talent, mga panahon, resources at iba pa upang tayo ay sa mga ibinibigay ng Panginoon sa atin na
opportunities ay nagiging pakinabang tayo, nagiging instrumento tayo sa patuloy na kapahayagan ng Diyos. Kaya nga ho mga kapatid, sa Panginoon yung tinutukoy nga dyan na eternal life, buhay na walang hanggan, na kung saan ayan ay higit pa sa di o manong tinatawag natin na endless existence. Ano po? At yan ay higit pa doon sa tinatamasa natin na mga buhay sa pang-araw-araw. From our birth down to the end of the last beat of our pulse, yan sinasabing eternal ay higit pa yan sapagkat even beyond the ending of this physical body ay merong nakalaan na resurrection and everlasting life na ito'y pangako at tiyak na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan ito po ay taglay yung tinatawag di umano na kung saan ay natatanging kwalidad ng buhay na kung saan ito ay matatanggap ng sino man na sumasampalataya nagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, napaka-importante yan at ang best example pa niyan ay every time we partake the Holy Sacrament and even the Holy Baptism as essential parts of our relationship, fellowship, and in experiencing the continuous love of Jesus Christ, ay nakikita natin, nararanasan natin yung kahalagahan nito, yung essentiality nito na ipinagkakaloob po sa bawat isa atin. Na kung saan ay binibigyan tayo ng patuloy na pagkakataon upang mas lalo natin maunawaan, mas lalo natin malalaman, mas lalo natin na maintindihan at mas lalo natin mararanasan at makakapilas ang Diyos sa patuloy na binibigay niya sa atin na nakapagpapalago sa atin sa ating patuloy na pagsasanay. Pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan nabibiyain po tayo ng wisdom and knowledge, ways and means, opportunity to become a better Christian person and to become part of His existence, even of His body, and even amongst us as Christian believers, in our fellowshipping together, in our time of prayer, in our time of praising and worshiping the Lord, the Jesus Christ. Yes, eternal life na kung saan ay nandun yung inaasahan na ating pong ugnayan lagi. Pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo at gayon din sa Ama at gayon din sa Kanyang banal na Espiritu. Kaya ho sa bagong tipan, mga ka-ride on sa ating Panginoon, ang eternal life o buhay na walang hanggan na kung saan ay pinag-uupulan po ng pansin at lalo pong ibinibigay sa atin ang mga katotohanan na yan. Dalawang bagay yung aking nakita doon sa aking binasa sapagkat napakahalaga po yan. Ang binabanggit nga sa New Testament about eternal life, buhay na walang hanggan, sa kanyang pagpapaliwanag at pagbabahagi, unang-una, itong buhay na walang hanggan, eternal life, ay ito po ay di umano na tinatawag na a present reality. Yes, ang pangkasalukuyan na realidad. Ano po? Ang eternal life ay hindi ho lamang nararanasan kapag dumating na yung panahon ng paghuhukom, kundi ngayon pa lamang. Kapag tayo ay merong tama at patuloy na relasyon kay Jesus, indeed, eternal life, buhay na walang hanggan, mararanasan na natin yung
realidad nito pangkasalukuyan na kanyang ipinatatamasa sa atin, ipinapatikim. Kaya nga doon sa The Gospel of John chapter 5 verse 24, ang sinasabi ni Jesus doon ay, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life." Importante po yan, ano po. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita. Sino ang mga tagapakinig? Ito tayo. Maliban sa nagtuturo, tayo na yung mga nakikinig. At gayon din, maging yung tagapagturo ay nakikinig din. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi niya sinasabi dito na kung saan ang sino mang nakikinig ng kanyang salita at nananalig sa nagsugo sa kanya ay may buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Kundi maliwanag na sinasabi dito, hath everlasting life, a present reality that we can now indeed experiencing. Yes, a daily encounter with God the Father in Jesus Christ. Kaya napaka-importante encountering Jesus Christ through the leading and help of His Holy Spirit. Diyan pa lamang sa pang-araw-araw natin, because we have faith in Him, because we believe in Him, we embrace Him. We treasure, we love, we guard, we put into practice, we share that inspired word of God. Diyan pa lang ay nararanasan natin ang pangako ni Jesus Christ na eternal life. Na kung saan ay nagbibigay po sa atin lagi ng pag-asa sa pang-araw-araw na buhay at maging sa future at maging sa kabila ng future kung meron pa. Hallelujah, praise the Lord. Ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Encountering Jesus Christ intimately, especially in that context of appreciating, recognizing Jesus Christ, and even in our time of acknowledging also our weaknesses, our limitations, our sinfulness, iniquities. Diyan pa lamang ay makakaasa tayo ng kanyang forgiveness. Makakaasa tayo sa kanyang paglilinis. Makakaasa tayo ng panibagong buhay na patuloy na kanyang pinapanibago. Hallelujah at praise the Lord. Ano bang sinasabi doon sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 10, talatang 27 hanggang 28? Ang sinasabi diyan, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ulitin natin yan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi na
bibigyan ko sila pagdating ng panahon ng buhay na walang hanggan. Pero, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, maging doon pa lamang sa panahon ng patuloy na shepherding ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Yes, kasama tayo dyan. Kaya importante yan, at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Diyan ho, napaka-importante mga kapatid sa Diyos yung sinasabi nga natin. Na kinakailangan na tayo ng mga takapagturo, tayo ng mga estudyante ng ating Panginoon, nag-aaral ang kanyang mga salita. In order for us to really continuously experiencing the deepening of Christ's love, personal fellowship, and even the gift of His Holy Spirit. At amen sa ating Panginoon. And the best example, the relationship of God the Father and Jesus Christ, the Holy Spirit, and of course, sa kanyang sheep, sa kanyang kawan. Gayun din tayo kapag tayo ay nasa mundo ng pagtugon sa pagtawag, pagpili, pagsugo, sapagkat tayo hinirang ng Diyos. And we have a particular fellowship, pabihin natin Bible study, na pinapangunahan natin, o kaya prayer meeting, o kaya isang kongregasyon. Like Jesus Christ, yan ay maituturing natin na mga kawan. May pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At dahil ang tagapamahala nagtuturo ay merong relasyon sa kanyang mga tinuturuan, nalalaman niya ang mga pangalan nila. Alam niya kung ano ang kanilang mga weaknesses at gayon din ang kanilang mga strengths. Dahil meron silang ugnayan na nag-ugnay sa kanila, dulot ng pag-ibig ni Jesucristo at gayon din nang maalab na ugnayan sa isa't isa bilang nagkakapatiran. At merong banal na espiritu na kung saan gumagabay, nagpapaapaalaala, nagpapalakas. Kaya importante yan. Nakikinig sila sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Naranasan niyo na ba na nagturo kayo ng Bible study? Pagkatapos sila ay 15, pagkatapos ay isa o dalawa lang yung nakikinig. Yung ba kwentoan? Yes, merong iba nagtetext habang nagtuturo. Di ba? Pagkaminsan ay maapektuhan tayo, nadidistract tayo. Pero kung ang isang kalipunan ng mga nag-aaral sa salita ng Panginoon ay nandun, tinatawag natin na sila'y pinag-ugnay-ugnay ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, napapalalim at lalong nagiging maganda yung fellowship, pagtitinginan, yung respeto sa isa't isa, yung pakikinig sa isa't isa, yung pagkilala sa isa't isa. What a wonderful, amazing, and healthy context of ministry that we are in. Hallelujah at praise the Lord.
Kaya dyan mga kapatid, sa Panginoon ay tunay nga naman sinasabi ni Jesus na binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ho, iyan ho na sinasabi ni Jesus, importante po yan. Dahil ang eternal life na sinasabi ni Jesus ay yan din ay pangkasalukuyan na realidad na sino man na makikinig, kikilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas at gayon din sa nagsugo sa Kanya, patutulong at pagagabay sa Kanyang banal na Espiritu. Diyan pa lamang, nararanasan na yung buhay na walang hanggan. Nandyan na sa puso, nandyan na sa isipan, na pinanghahawakan na kung saan. Makaranas man siya ng problema, makaranas man siya ng storms. Makaranas man siya ng anumang kalagayan sa buhay. Nandun sa kanyang isipan, nandun sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya. Sinasabi ngayon na yun. Alam mo, mga problema na yan, pansamantala lamang yan. Mga nararanasan natin. Tapos sasabihin pa, ngayon man ang huling sandali ng aking pisikal na buhay, di ako natatakot. Handa na ako natanggapin ang realidad ng buhay. Tatanungin mo siya, bakit? Dahil sa aking sinasampalatayanan, dahil sa aking tinanggap, dahil sa aking isinabubuhay, at dahil sa kanyang banal na Espiritu, at dahil sa kanyang salita. Sasabihin ngayon, katulad na Apostle Pablo, para sa akin ang mabuhay ay Kristo. Kung kaya't ang mamatay ay pakinabang. May buhay na walang hanggan. Kaya nga, hindi present reality, kahit merong mga problema, kahit merong global pandemic, nabubuhayan tayo because we have that hope and assurance na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nandyan siya lagi na nakikinig sa atin. Nandyan siya lagi na kumikilala sa atin. Nandyan siya lagi na nagpupus sa atin, nagsasabi sa atin na, hoy, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang sumuko sa buhay nito. Sige lang, may tagumpay. Kung ngayon ay gabi, darating ang umaga. Kung ngayon ay umaga, darating ang katanghaliang tapat. Kung ngayon ay katanghaliang tapat, darating ang hapon. Kung ngayon ay hapon, darating na naman ang gabi upang tayo makapahinga. Yes, great is thy faithfulness ng ating Panginoon. Yung sinabi niyang hindi sila mapapahamak. Totoo po yan. Kung meron mang kapakamakan ng tao ay dulot ngayon ng kapabayan ng tao. O kaya yung mga sitwasyon na kung saan ay tayo po ay naapektuhan, dulot naman ng ginawa ng iba na kapalpakan. Kaya ngayon kwento ng isang kapatid mula dyan sa bandang Bohol, namuntik silang na-aksidente. Pero nangusap ang Panginoon sa kanila. Sabi niya, sapagkat isang minuto lang ang distansya bago nangyari yung aksidente na kung saan namatay ang dalawa na nagmamaneho ng motorsiklo. Lasing pa. Pero ang patotoo ng
mananampalatayang babae. Parang binulungan siya ng Diyos na bumili muna siya ng tinapay at itlog kaya bumili. Eh kung hindi sana ibinulong na bumili muna ng tinapay at itlog, baga nadatnan. At kasama sila sa naapektuhan dulot ng kapabayaan ng mga lasing na nagmamaneho na naaksidente na ikinamatay pa nila. Napakarungo ng Diyos. Alam niya kung ano mabuti sa atin. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin kapag nakaumang ang kapahamakan. Nandyan siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Sa panahon na meron tayong karamdaman, nandyan siya bilang great healer natin. Sa panahon na tayo pa yung pangailangan, nandyan siya bilang Jehovah Jireh, the great provider. At gayon din ang sinasabi niya, hindi sila maaagaw sa akin. Nino man. Kaya nga ho, napaka-importante mga kapatid sa Diyos to continuously deepen our experience of God's love in our personal and communal union fellowship with Him vis-a-vis and fellowship with one another. And of course, the gift of His Holy Spirit. Ni Huma, dapat ipinagpasalamat natin sa Panginoon sapagkat pinagkakalooban niya tayo ng eternal life. Pero yung sinasabi niyang eternal life, mga kapatid, sa Diyos, sa pangkasalukuyang realidad, kinakailangan ng ating buhay at buhay at buhay at inaasahan na pananampalataya natin. Hindi lamang sapat, bagaman importante, yung tayo ho ay nag-repent at merong pananampalataya na kay Jesus, kundi kailangan ng patuloy na maaktibong pananampalataya, buhay na pananampalataya sa Kanya mismo. Of which, my dear friends, it the Lord, it entails and it involves likewise this so-called the present living union and fellowship with Jesus Christ, the concrete manifestation of God the Father. And with the help and guidance of His Holy Spirit. Kaya ang buhay natin, dapat kinakakitaan na tayo po ay buhay na buhay. Di ba kapatid na Ronel Andicoy? Di ba kapatid na Beth Gallebo? At sa mga nakikita ko dyan, Norlin Magat, Tita Corazon Navarro, Le Minister Yonoradato, kita ko rin mukha ng kapatid na Alma Monteverhen de Leon, at sa inyong lahat. Napaka-importante ito. Kaya nga ho, nagpapalakasan tayo sa isa't isa sa ating pananampalataya, sa ating fellowship sa isa't isa sa Panginoon. 1 John chapter 5, verse 12, sinasabi dyan ni Juan, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Importante po yan. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. A present reality ng buhay natin. Every time we allow Jesus Christ na makipanahanan sa buhay natin, every time na tayo po ay nakikipanahanan
sa living presence ng Panginoon sa tulong at gabay ng Kanyang Espiritu Santo at gayon din ang Kanyang inspired word. Mayroong buhay na walang hanggan. Napaka-importante yan. Kaya nga ho, ang buhay na walang hanggan dapat taglayin po natin sapagkat there is no eternal life apart from Jesus Christ. Pakatandaan po natin yan. Without Jesus Christ, walang eternal life. Simple lang yan. Without Jesus Christ into our lives, hindi natin mararanasan ang eternal life. Well, hindi lamang yung present reality ang sinasabi ng aking nabasa patungkol sa eternal life, kundi meron din tinatawag di umano na a future hope ng eternal life. Kaya nga ho, itong buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa Diyos ay naka-associate, nakaugnay, di umano with that particular returning or the coming of Jesus Christ para sa Kanyang mga tapat. Napaka-importante yan. At diyan, mga kapatid, sa Diyos, napaka-importante ang pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu mismo. Ang sinasabi doon sa John chapter 14, verse 3, mga ka-ride on sa Panginoon, if I go and I prepare a place for you, I will come again and receive unto myself that where I am, there ye may be also. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhang, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Iyan ang panahon na kung saan ay we will experience the fullness of eternal life and even the presence of Jesus Christ in His prepared heavenly abode. Napaka-importante yan. Ngayon yung sinasabi doon sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 10, Talatang 28 hanggang 30. Na kung saan dyan ay nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin lahat at kami sumunod sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasangdaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo dito, nakita ko dito na hindi naman isinasantabi o binabaliwala ni Jesus iyong usapin ng mga bahay, mga kapatid, mga ina, at mga anak, at mga lupa. Yes! Kaya ang kanyang sinabi nga, tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay. O mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita. Ito ngayon ang pangako niya, ay tatanggap na makasanda ang ibayo sa buhay na ito.
pagkatapos tinukoy niya uli. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Totoo nga naman, merong lingkod ng Diyos na talaga naman aktibo sila sa church ministry. Matagumpay ang kanilang ministry. Pero ang naging kulang sa kanilang mag-asawa ay yung sila'y magkaroon malang sana kahit isang anak. Yes. Hindi sila nagkaroon ng isang anak. Kahit isa man lang. Ganon tingnan ko ito. Pumapasok sa aking isipan in the context of that particular worker of the Lord, silang mag-asawa na hindi binayaan ng supling na destino sila sa iba't ibang local churches. Kita niyo yung point doon na hindi man sila nagkaroon ng isang anak, pero lahat ng mga membro at pamilya ng kanilang nadistinuhan, tinuring nila na kanilang mga anak at kapamilya. Tapos pinapatutuo na wala man kaming bahay. Niwan man namin yung bahay namin sa magulang namin. Binigyan naman kami ng Panginoon ng parsonage sa bawat nadistinuhan namin. Na may lupa pa at di kami nagbabayad ng 1 milyar sapagkat exempted sa BIR. Kaya nga ho, meron hong mga di umano na extended family na ibinibigay din ng Panginoon as a part of our ministry. Meron din mga hindi natin mga kapatid, nagsisilbing sila mga kapatid natin. Pumanaw man ang ating ina at ama, pero sa ating mundo ng paglilingkod, binibigyan tayo ng Panginoon ng extended mother and father. Kung minsan, hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, and so on and so forth. At gayon din, binibigyan din tayo na kung saan ay mga binubungkal. Meron din nagsabi na lingkod ng Diyos. Alam mo, pastor, sabi niya, saan ka ba pagdating ng retirement mo? Saan ka ba pupunta? Saan ka ba titira? Meron ka bang assurance na meron kang bahay, meron kang lupa? Ang tinanong na kapo-pastor ay nag-isip, nalungkot siya. Oong ano. Ang edad ko na ay 45 years old. Ilang taon pa ang gugugulin ko. Baga magre-retire na ako, baga dumating yung panahon na hindi na ako maintindihan ng aking mga pinapastola, matanda na ito, hindi na kailangan to. I-retire na natin to. Alam mo, pastor, ito lang ang lupa ko. Pero marami din. Sa bawat isinusuot ko na tsinelas at sapatos, meron mga natuturan na literal na lupa niyan. Saan man ako napaparoon ay meron akong tinutungtungan na lupa. Wala man akong titulo, di man akin, meron pa rin akong natutungtungan. Ganon katindi yung kanyang paniniwala. Pero nagsilbi ding inspirasyon sa kanyang buhay upang sa kanyang edad ay siya po'y magkaroon ng inspiration at kalakasan at kinapulutan ng hamon na kung saan, oo nga, saan ako pupunta pagretiro ko? Sino kayang tatanggap sa akin? Meron pa ba akong parsonage kung wala na akong destino? Nag-iba yung kanyang paradigm ng kanyang pag-iisip. Tinanong-tanong niya yung aking sarili, ang Panginoon, paano kaya ako magkakaroon ng bahay? Saan kaya ako tutungo pag-retiro ako?
And then, may dumating sa kanya na pagkakataon na kung saan sabi ng isang laigo, Pastor, ba gusto mo maghulog ng inuhulugan mo hanggang sa mapasayo na yung bahay at lote. Tagal din na nalangin ang mag-asawa. Hanggang sa dumating yung panahon na kung saan tanungin nila ang Diyos, God, Diyos, sunggaban ba namin to? Then pinaparealize, hanggang sa dumating yung panahon naguhulog sila. Paunti-unti, hanggang sa dumating yung pagkakataon ay na kung saan ay palapit na ng palapit ang kanyang pagre-retiro ay kanyang nahulugan na. At bago magretiro, meron na siyang house and lot. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Pero importante din ito sapagkat ang ipinaparating dito ay merong mas higit sa lahat, the primordial ng buhay natin, Jesus Christ mismo at gayon din ang kanyang mabuting balita. That we ought to put our first priority and then everything will follow. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Ay sinasabi diyan, ay tatanggap ng makasangdaang ibayo sa buhay na ito. Well, magbilang tayo. Isip-isipin natin, kailan ba tayo naborn again? Kailan ba natin natanggap si Jesus? Kailan ba tayo nagpasimula na tayo po ay masaya? At ating pong isinesebrate na meron tayong everlasting life sa buhay natin na kung saan ay kaya niyo bang bilangin? Mula nung kayo na ipinanganak, o mula nung kayo naging mananampalataya sa Panginoon, kung ilan na yung natatanggap ninyo na biyaya ng Panginoon, manifestasyon ng kanyang pag-ibig, manifestasyon ng kanyang relasyon sa atin, manifestasyon ng kanyang kaloob, ng kanyang espiritu, ang kanyang kabutihan at katapatan at pagmamahal sa atin. Baka hindi natin kayang bilangin ang mga pinalasap na pinagkaloob ng Panginoon na blessings sa atin. Baga mapagod tayo sa kabibilang, araw-araw bilang-bilangin natin, di natin mabilang lahat sapagkat unlimited, overflowing grace ng Panginoon. Ang ilang gabihin ay to acknowledge it and to come unto Jesus with rejoicing spirit and thank Him sa halip na araw-araw nagre-reklamo tayo sa harapan ng Diyos. Kayo man ang may anak, palagay natin na anak-anim yung anak ninyo. Kung sabay-sabay, araw-araw yung mga anak ninyo na magre-reklamo ng magre-reklamo, sabay-sabay na umiiyak, di ba nakakapagod din? Ganon din sa Panginoon. Kapag tayo nanalangin sa Kanya, puro reklamo, reklamo doon, reklamo dito, reklamo doon. Mas marami kaysa iyong ina-acknowledge natin at iyong pinapasalamatan natin ang mga blessing ng Panginoon din natin mabilang. Kung pwede lang sabihin ni Lord, eh, ikaw ba naman? Puro reklamo ka? Wala ba kung ginawang mabuti sa buhay mo? Yan lamang buhay na walang hanggan, di ba pinangako sa iyo? Pero maraming pagkakataon na bingi ka. Maraming pagkakataon na matigas ang ulo mo, matigas ang puso mo. Katapos sabihin kayo ng Panginoon, ano kaya iuntog kita? Para magising ka ulit. Kaya nga doon sa sulat na Apostle Pablo, sa mga taga-Galacia, kabanatang 6, talatang 8. Ang sinasabi dyan, Apostle Pablo, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan.
Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah at praise the Lord! Importante, nagsisikap. Kung may sikap at tiyaga, merong dilaga. Kapag merong dilaga, merong uulamin. Kapag merong uulamin, mabubusog tayo. At kapag mabubusog tayo, healthy tayo. At kapag healthy tayo, mas marami ang ating magagawa. Lalo na sa mga bagay ukol sa Espiritu. Na kung pinagsisumikapan natin ang mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yes, even in the context of present reality and even in the context of future hope. Because sa ating mga pagsusumikap, paglilingkod, nagmumultiply sa bawat nablebles na tayo po ay kinasangkapan ng Panginoong Diyos. Kahit mamatay tayo, sangkatutak ng mga yologies, sangkatutak ng mga parangal, di ko makalimutan ang tawag ito sa kanyang kabutihan. Alagaman po ihin ng Panginoon na sa halip ang maririnig, buti nga sa kanya namatay na kasi ang sama ng kanyang ugali, ang sama ng kanyang buhay. Patapos sasabihin pa ng iba, dapat doon pa siya namatay. Hindi siya pakinabang. Pero ang buhay na nagsusumikap, nagtsatsaga ukol sa Espiritu, namatay man, nagpapatuloy ang kanyang legacy. Nagpapatuloy ang kanyang iniwang impact at impluensya sa bawat bata, sanggol, adult na binayaan ng kanyang paglilingkod sa panahon na siya nangabubuhay. Mga kapatid sa Diyos, importante itong prayer ni Jesus, John 17, verses 1 to 26. Mga kapatid sa Diyos, kanina sinasabi ko sa inyong panalangin ni Jesus, mula talatang 1 hanggang 5, yan ay makinalaman ang kanyang panalangin to be glorified. And of course, verses 6 to 19, ang panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga disciples. At gayon din, verses 20 to 26, ang kanyang panalangin for future believers. Pero importante yung sinasabi doon sa verse 21 ng chapter 17. That they all may be one as thou, Father, art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. That they all may be one. Maging isa nawa silang lahat. Ama, ang kanyang panalangin sa kanyang Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang mapaniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. The importance of unity. Yes, ang kahalagahan ng maging isa tayo. Kung pinagsama-sama natin ang maalab natin na aktibong mga pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, pinagsama-sama natin ang ating pagsusumikat at pagtsatsaga, o anong pambihirang bunga nito na maidudulot sa mundong ginagalawan natin? Ano man ang ating background sa buhay natin, ano man denominasyon tayo, ano mang pamilya tayo, ano man ang ating mga pagkakaiba sa isa't isa, importante
ang panalangin ni Jesus that they all may be one, maging isa nawa silang lahat. Kaya nga ho, dito mga kapatid, sa Diyos, the unity that Jesus prayed for, hindi lamang ho yung pagkakaisa ng organisasyon, ng iglesia, ng kapatiran, asosasyon o fellowship, ano-ano ba niya? Kundi yung pinakapundasyon, tinungtungtungan nito, na nagdudulot ng pagkakaisa. Itong spiritual unity na nakabase, mga kapatid, sa Diyos in our continuing abiding in Jesus Christ. Ang ating pananatili kay Jesus Christ, kung basahin niyo yung verse 23, yan ang Panginoon pinakagis niyan. At gayon din yung patuloy natin na pag-ibig kay Jesucristo, yan ang pinakagis ng verse 26. At gayon din, yung kahalagahan na tayo po ay nakahiwanay sa mundong ito, bagaman tayo ay nasa mundo na siyang konteksto ng ating ministry, at yan ang esensya ng verses 14 to 16. And of course, ang kahalagahan ng sanctification ng katotohanan, na yan naman ang pinagagis ng verse 17 at verse 19. At gayon din na kung saan ay tatanggapin natin at pinapaniwalaan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, at yan naman ang pinagagis ng verse 6, verse 8, and verse 17. At gayon din ang ating patuloy na pagiging masunurin sa kanyang salita, at yan naman ang binabanggit dyan sa verse 6. At gayon din ang ating disaryong pagnanasa natin na kung saan ay dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mundong ito, lalo na sa mga nangawala. At yan naman ang hamon ng kanyang panalangin sa verse 21 and verse 23. Kaya nga ho, napakahalaga mga kapatid sa Diyos, that they may all be one, na maging isa sila lahat. Ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na bayanihan. Alaala ko tuloy si Reverend Art Pahati sa kanyang Theology of Bayanihan, buhat-buhat lahat. Hallelujah at praise the Lord. Ang tunay na pagkakaisa na ipinanalangin ni Jesus, not only for His disciples and even for the future believers in the Lord Jesus Christ, and even the current Christian believers, na lahat tayo ay ibinabalik natin ang kaluwalhatian sa ating Panginoon. Yes, ipinapanalangin ni Jesus upang sa ganun ay maging isa, maybe one, continually be one with one another in one accord in Jesus Christ. Na kung saan, mga kapatid, sa Diyos ay nakabatay sa nagkakaisang relasyon ng isang Diyos na nahayag sa tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Na kung saan, mga kapatid, sa Diyos, ang pagkakaisa na yan ay merong di umanong malasakit at pagmamahal sa salita ng Diyos, merong pagpapahalaga sa mga panuntunan ng pagiging matuwid at ng pinapaging banal ng Panginoong Diyos, may malasakit at pagmamahal sa mga tao.
lalo na ang namawala sa landas at meron din espiritu ng malasakit upang ang buong mundong ito ay madala sa paanan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa Diyos, ang lahat ng yan ay higit doon sa ating kinabibilangan ng mga organisasyon, mga ginagawa natin ng mga meeting, seminars, conferences, at iba pang mga existing complex organizations. Sana'y mahalaga din ang mga ito para sa pagpapalakasan ng isa't isa. Para tayo masanay, pero kinakailangan na lagi-lagi nakabatay sa nasyon dito. Na walang iba ang pagkakaisa ng tatlong kapahayagan ng nag-iisang tunay at totoong Diyos na isa lamang siya. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito, mga kapatid sa Diyos, ang tinatawag din na kung saan ay pagkakaisang espiritual ng puso natin, ng ating mga layunin, ng ating mga isipan at ng ating mga kalooban na kung saan ay nakalagi-lagi sa ating patuloy na commitment and dedication at gayon din ang ating devoted Christian life to Jesus Christ, to His words, and of course, to His righteousness and holiness. Hallelujah at praise the Lord. Ang sinasabi doon sa Ephesians chapter 3 verses 18 to 19. Maunawaan ninyo kasama ang mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway, makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Hallelujah at praise the Lord. In order for us to know the love of Christ which passeth understanding or knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. Hallelujah. Yes, indeed, my dear friends in the Lord Jesus Christ, to deepen us to continuously experiencing the love of Jesus Christ and even through our personal fellowship and gift of the Holy Spirit na kung saan ay patuloy natin nagampanan, mga kapatid sa Diyos, sa lahat po ng konteksto ng ating ministry at gayon din sa pagkasanay natin sa banal na kasulatan upang sa ganoon ito na nga na sundin at isapamuhay ang mga ito sa pangunguna, sa patnubay ng kapuspusan at paghahari ng kanyang Santong Espiritu. Romans 8 verse 4. Ang sinasabi diyan, ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Okay ba? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yes, sa ating pong pagpapalalim, sa ating pag-ibig sa ating Panginoon sa Kristo at gayon din sa ating ugnayan, fellowship sa bawat isa at maging sa Kanya mismo at gayon din sa kalob ng Kanyang banal na Espiritu sa pamagitan ng ating patuloy na pagpapalakasan at gayon din sa patuloy natin na pag-encourage sa bawat isa to experience and to reminis, well, ang usapin ito ng sakramento ng ating Panginoon, the baptism in the Holy Spirit, baptism of water and the Holy Spirit. Diba sinabi natin kahapon ay sa sinabi ng Acts chapter 2 verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika.
ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. At tandaan natin, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu at hindi ayon sa ipinagkaloob ng ating utak, ng ating puso o sino paman. Ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Let us always be filled always and always by the power of the Holy Spirit. Yes, mga kapatid sa Diyos, hindi lamang yung tayo po ay nag-encourage yan, nagpapalakasan sa bawat isa, kundi nagpapaalalahanan at gayon din na kung saan sa pamagitan ng patuloy na pagtuturo. At maging sa panalangin, at maging sa ating pag-aayon, at maging sa ating pagpupuri, at maging sa ating pagsamba, at paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Mateo, kabanatang 6, talatang 6 ang sinasabi diyan, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At gayon din ang sinasabi doon sa verse 9 ng Matthew 6, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Prayer with the praising and worshiping the Lord. Kaya importante, by teaching them to pray, to pass, and to worship, and even to praise the Lord. As they long for the blessed appearance of Jesus Christ, with that spiritual intensity ng ating natutunan sa New Testament. At gayon din sa panghuling dalawang verses na sinasabi, 2 Timothy chapter 4 verse 8, kakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na iyon ng Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagdating. Importante po yan. Sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating o pagparito. And then in Titus 2 verse 13, samantalang hinihintay natin ang inaasahan, ang dakilang araw na paghahayag sa ating dakilang Diyos at kaligtasan na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Mga kapatid sa Diyos, sana ang mga bagay na ito ay patuloy po na magbigay po sa atin ng hamon. Sapagkat importante po, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, amen at amen sa Panginoon. Ngayon, itong kaya natin mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ang kanilang birthday. Kapatid na June Tangona ng Pasig City, pero dyan sa Ramos Tarlac. Beb Sabona ng Manila City, Marlina Oviedo ng Cebu City, Visayas. Andrew Tangona ng Sinaloan, Laguna. Banji Tangona, Aboy ng Medina, dyan Saudi Arabia. Pero ito ay kapatid na dyan sa bandang San Jasmine na Cagayan. Ang kapatid na Wilma Tenorio Santos ng Malabon North United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Kapatid na Wayne Mark Malyari. At kapatid na Elsie Valderrama Maoyao, asawa ng pastor to. Dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. Ito lamang po yung mga nakarating na birthday celebrators sa araw na ito sa himpilan ng Ride On Ministry. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagagalak
sa mga kapatid na ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, O Diyos. Hindi lamang sila, kundi lahat po. Namaasa kami na sila pong lahat ay pagpalain mo. Sa kanilang pagdiriwang at gayon din sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kasama ang kanilang mga pamilya. May always be with them, even in their respective positions, Panginoon, for realization. Ingatan mo sila, Panginoong Diyos, dulutan. Lagi ng kasiyahan, ng kagalakan, at gayon din na malusog na pangatawan. Ilapat mo sa kanilang mga isipan at puso ang iyong mga salita. At panitili mo, Panginoon, na maging matatag ang kanilang pananampalataya. Nakaakibat din ang paglagong espiritual nila, Panginoon Diyos. Marami pang darating na mga birthdays sa kanilang buhay, Panginoon, na kanilang ipagpapasalamat. Kaakibat ng kanilang pagtatalaga at pagtatapat sa inyo, Panginoong Diyos. Kaya nga po, pinagkakatiwala po namin lahat po ng mga kapatid na ito. At maging sila na hindi namin nabinggit ang kanilang mga pangalan sa inyong mga pangangalaga at sa inyong paghahari at sa inyong pagpapatagumpay sa kanilang buhay, maging ang mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. At awitan po natin ang mga kapatid na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos ama na lubhang maawain, nabigyan ka na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating pinamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy birthday po sa inyong lahat. Pahalagpakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa ating Panginoon. Yes, tayo po darako sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. At ating po tagpuin ng ating Panginoong Diyos sa diwa ng panalangin na ito at amen sa ating Panginoon. Ngayon ang prayer request mula sa ating kabatid na Architect Rod Lagman. As of 10:17 this morning, purihin ang Panginoon sa matagumpay na operasyon. Nidang nasa recovery na po, thanks for all the prayers. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at amen sa Panginoon. Aming ama't aming Diyos, maraming maraming salamat po sa katagumpayan ng operasyon ng kapatid na Dang Lagman.
Ang iyon ay nandyan sa bandang pagamutan, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagamutan na kinasanggapan niyo at maging sa mga medical frontliners, mga gamot, mga facilities, Panginoong Diyos, at mga panalangin, Panginoon, na nagkakaisa. Dalain po namin, O Diyos, ang kanyang complete healing and recovery. Maghilom po ang kanyang mga sugat, Panginoong Diyos, at maging maayos ang tuluyan ng kanyang pangangatawan at kalusugan, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala po namin buong pamilya ng mga lagman at gayon din sa biyaya, Panginoon, na kung saan ay kailangan nila sa panahon na ito ng confinement, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin para po sa mga kapatid na ito, si Dang Lagman at gayon din sa buong pamilya ng Lagman. In Jesus' name, we pray with thanksgiving. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din tayo patuloy na manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, kami po ay patuloy na naniklod sa inyo. Pinagpapasalamat namin, Panginoong Diyos, ang mga provision mo sa amin, ang inyong mga pangako at gayon din ang iyong mga salita na inyo pong ipinamalas sa amin, Panginoong Diyos, sa umagang ito, Panginoon. At tunay nga naman na hindi ka namin maranasan ng tuluyan kung kami ay hiwalay sa inyo, at gayon din hindi namin matatanggap ang eternal life na ipinangako kung kami po ay hiwalay sa inyo, Panginoong Diyos. Subalit kung kami ay patuloy na nagpapailalim sa inyo, Panginoong Diyos, sa ito na nga naman na meron kaming assurance na naranasan na yung Panginoon ang buhay na walang hanggan sa panahon pa lamang ito at gayon din sa darating na panahon. O aming Ama at aming Diyos, tulungan mo kami bilang inyong mga takapagturo, bilang mga estudyante mo, Panginoong Diyos, upang mapalalim pa, Panginoon, ang aming pagkaunawa sa inyong mga salita at gayon din sa aming pag-ibig mo sa amin, o sa Kristo, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang aming pagkakaisa sa iyo, at gayon din ikaw sa amin, at gayon din sa amin bilang mga mananampalataya, at gayon din, Panginoong Diyos, ang patuloy namin na matanggay sa buhay at aming may bahagi, aming Ama, ang mga kaloob ng Espiritu Santo, niyo may pagkakaloob sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniiwan, pinababayaman, katulad po ng mga nagdaang mga araw, Panginoong Diyos, tunay na inyo pong ipinakita, pinaranas sa amin, Panginoon, yung katapatan ng inyong pagmamahal at gayon din ang iyong mga pagtugon sa aming mga pangailangan, Panginoon. Tunay, O Diyos, na hindi mo kami iniwan, ni panibayaan man, Panginoon, bagaman meron mga pagkakataon na kami po ay iniiwan. Kaya kami humihingi ng iyong pagpapatawad, ng iyong paglilinis sa aming mga puso at isipan, at buhay, Panginoon, at pagindapatin mo kami sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina na aming pong kalagayan. O aming Ama at aming Diyos, patuloy kami na kung saan ay lumalapit sa iyo, na pinagpapasalamat ang mga total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa Department of Health, umabot na po ng 475,765. At gayon din, Panginoon, sa buong mundo kasama ang Pilipinas ayon sa Johns Hopkins University, na umabot na po ang total recoveries ng 74,273,219. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong pagkilos sa inyong mga himala na ginagawa, at salamat po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan ng mga pag-umutan, quarantine facilities, at gayon yung mga medical frontliners, at gayon yung mga pagkain, medicines, mga facilities, at gayon yung Panginoong Diyos sa bawat panalangin ng bawat isang nananalangin, Panginoon, mula sa Iglesia, mula sa mga lingkod mo, at gayon din mula sa mga leader laiko at mga kaanib, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, ay tuloy-tuloy na sila na magaling na at malaya na ng tuluyan sa COVID-19, at sila po, Panginoon, ay inyo pong protektahan na hindi na po manumbalik ang COVID-19 sa kanilang mga katawan. With your blessing, Panginoong Diyos, na matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. O aming Ama at aming Diyos, dulutan mo ng kagalakan at kapayapaan, at gayon din ang inyong patuloy na kaaliwan at kalakasan at ng inyong pag-asa at pagkakaloob ng biyaya sa lahat po ng mga bereaved families na sila naroon sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. May you continue to embrace them, Panginoon. May you continue to be with them, O Heavenly Father, with your blessing. At gayon, Panginoong Diyos, na kung saan sa inyong pangangalaga, sa inyong kaharang, Panginoong Diyos, say we indeed commit all the bodies, souls, and spirit of every person who passed away because of whatever reason of their death, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy na yung pinapanalangin po lahat po ng mga tinamaan ng COVID-19. Total cases sa Pilipinas ayon sa Department of Health na umabot na po ng 521,413.
at gayon din sa buong mundo ayon sa John Hopkins University kasamang Pilipinas na meron pong total cases na 102,577,520. Huwaming ang mataming Diyos, hindi kami tumitigil na lumalapit sa inyo upang sa ganun Panginoon ang mga milyones na mga kataon na ito mula sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dako, Panginoon, sa buong mundo ay sila po, Panginoong Diyos, ay makararanas po ng lubos na kagalingan at kalakasan, recovery, good health and wellness na nagbumula sa inyo, Panginoong Diyos, at patuloy din po na epektibo na inyo pong kasangkapan ni lahat po ng mga paggamutan, quarantine facilities at gayon din ng mga medical frontliners at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at matugunan din ang kanilang mga financial need. Huwaming ang mataming Diyos, hindi lamang po ang mga total cases, kundi lahat po ng mga laman ng pagamutan, klinika at iba pa, Panginoong Diyos, na mayroong pong pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon. Dinadalain po namin sila, O Diyos, na sila pinakararanas ng iyong himala, ng iyong pagpapagaling, Panginoon, at gayon din ang katugunan mo sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At gayon din, Panginoon, sa mga araw-araw po namin pong ipinapanalangin sa inyong harapan, O Diyos, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America for complete healing and recovery sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer. At gayon din, Panginoon, Bin na 3rd O'Connor ng Abukay, Bataan sa kanyang pinagdadaanan din na leukemia at chemotherapy, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Rogerine Liaban, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, na breast cancer. Lady Lacandaso, yan sa bandang Marilao, Bulacan, for complete healing and recovery. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Remy Yununan na nandyan sa home care center, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Florida Estrada Gamoso at Richard Estrada Basabica na nagdadialysis, sila dyan sa bandang Quezon Isabel. At gayon din ang kapatid na Wilson Andres Cabasi, Panginoon, na anemic dyan sa bandang Cagayan, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Jaime Alsaga na stroke dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu Visayas for healing and fast recovery. Iyas Humo Espiritu Domingo dyan sa bandang Catan sa kanyang pinagdadaan ng Panginoon na karamdaman. At gayon din kapatid na Ligaya Alvarez sa kanyang karamdaman. At gayon din Crisanto Estrella sa kanyang karamdaman, sila dyan sa bandang dinilupihan na Bataan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Herodes Amores Luod at ang kapatid na Bilhamor Alamin Telma Birriarial sa kanilang mga pinagdadaan ng Panginoon sa kanilang lupang katawan. At gayon din ang kapatid na Stephanie at Baby Natalie ng New Zealand sa kanilang quarantine, Panginoon, na magnegatibo, Panginoong Diyos, sa loob po ng 14 na days dyan sa bandang New Zealand, Panginoon. Gayon yung kapatid na Rosalinda Henera de la Peña, ang kanyang husband dyan sa Silang Cavite, sa kanilang mga pinagdadaan ng Panginoon na pananakit ng kanilang mga katawan. At gayon yung kapatid na Ruel Lusong Yumol ng Maribelas, Bataan, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang pangatawan, Panginoon. Ang kapatid na Alma Monteverhen de Leon ng Olongapo City, Zambales, sa kanyang pinagdadaanan din na hika at gayon din sa kanyang puso. Ang kapatid na Pilar, Diana Pilar, na meron pong stomach cancer, Panginoon. Kapatid na Arnold Perdis ng Church Pedy Highway, Panginoon, na nasa pagamutan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Merla Sembrano ng Imo City, Cavite. At gayon din ang kapatid na Connie Bulgado, ang kanyang bukol sa kanyang tiyan for operation. At gayon ang kapatid na Rowena Delit ng matas na kahoy ng General Natividad Nueva Ecija na malusaw ang bara at bukol sa kanyang katawan. Kapatid na Erlyn Secoyodong Rodriguez for good health and wellness ng Davao City, Mindanao. At gayon ang kanyang daughter Levi Flo Rodriguez na nagdadialysis, Panginoon. At gayon din ang mga pasyente ng pagdadialysin, Gemma Tuan, Perla Pinggoy, sila din mulad niyan sa bandang Davao City, Mindanao. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Eduardo Rodrin sa kanyang karamdaman diyan sa bandang Dinalupehan, Bataan. Imelda Tolentino, Panginoong Diyos, ng Urani, Bataan, sa kanyang masakit sa tuhod. At gayon din sa kanyang paa, o aming ama at aming Diyos, gayon din ang kapatid na Janice Kauli diyan sa bandang Tondol, Anda, Pangasinan, sa kanyang naging pilay, sa kanyang kanang braso. At gayon din ang kapatid na Brian Mendoza ng Aneg Delphine Albano Isabela sa kanyang bukol sa leeg.
O aming Ama at aming Diyos, patuloy po namin ipinapalaan ang mga kapatid na ito na sila po ay dulutan mo ng kagalakan, kapanatagan at gayon din ng pananampalatayang matibay na panghawakan ka at gayon din Panginoong Diyos na kung saan makararanas po sila ng complete healing recovery, good health and wellness at gayon din Panginoon na matugunan ang kanilang mga financial needs sa araw-araw. O aming Ama at aming Diyos, araw po ng Sabado ngayon, preparation para po sa lahat po ng mga churches sa buong mundong ito, Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga gawain bukas ng lahat ng local churches at mga mission at iba pa, Panginoong Diyos, saan man dako, sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, Panginoon, anumang denominasyon, Panginoong Diyos. Patuloy mo na pagpalain po ng mga church workers, sa mga lay leaders, lahat po ng ititindig nyo bukas sa pananambahan sa loob ng kanilang santuario na mayroong pagkasalang-alang Panginoong Diyos sa health protocols at gayon din sa mga live streaming na gaganapin Panginoon. Umaasa kami Panginoong Diyos na pagpalain mo lahat po Panginoon ang pamamahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan at inspire mo at pangunahan Panginoong Diyos ang bawat isa na kakasangkapanin upang sa kanon ay makapaglingkod at mga panguna na naayon sa inyong kalooban, Panginoong Diyos, at gayon din ang bawat isa na kung saan ay makikibahagi sa pananambahan saan man sila naroon, Panginoon, pagpalain niyo sila sa kanilang pakipananambahan at pananalangin, Panginoong Diyos, ay makapagdulot ng ibayo at panibagong karanasan at pagpapatibay ng pananampalataya at pagpapalago ng espiritual na pamumuhay, Panginoon. Ano man challenge ng mensahe ng buhay ay inyo pong pagpalain o Diyos nang ito ay makaragdang upang kami ay mapalagas at mapalago. Ngayon din Panginoong Diyos na maging maayos po ang daloy ng pananambahan Panginoon at gayon din ng mga gumagamit ng live streaming na maging maayos po ang internet at signal Panginoong Diyos. Lahat ng yan Panginoon ay amin pong ino-offer sa inyo, inilalagak Panginoong Diyos na may pagpapasalamat at pagtatalaga at gayon din Panginoon yung mga Sunday school na gagawin Panginoon sa mga sanktuaryo o Diyos, pagpalain mo sila at maging mga takapagturo at mga mag-aaral Panginoon ng inyong banal na kasulatan. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po na kung saan ay pagpalain mo ang gawain ng City of Bacoor Ecumenical Fellowship Panginoong Diyos. Ngayong alauna ng hapon dyan sa bandang Strike Gymnasium, Panginoon, na kung saan ay pagtitipon ng mga leaders ng church at gayon din, Panginoon, sa pagpapahalaga ng banal na kasulatan at gayon din sa ministeryo nito na ginagampanan, Panginoon. Ano mang denominasyon, Panginoon, pagpalain mo ang pamunuan, pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ito po ay maging venue na kung saan ay nagsasaalang-alang din sa health protocols, Panginoon. Umasa kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng kapalain at pangunahan, Panginoon, upang maging matagumpay ang gawain na ito. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain lahat po ng bansa sa buong mundong ito, Panginoon, sa mga struggles na pinagdadaanan sa kasalukuyan dahil po sa global pandemic, coronavirus 19 at gayon din ang variant na ito, Panginoong Diyos, pagpalain mo at pangunahan ang bawat isang pamunuan ng bawat bansa upang sa ganun, Panginoong Diyos, ang pagkakaisang pagtulungan ng siyang mamayani at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay dumating sa maagang panahon na kung saan ay mag-platin na po yung curve ng global pandemic na ito, Panginoong Diyos, at gayon din sa kanyang kawakasan ng kami ay makapagpatuloy na mamuhay sa isang kakaibang normal na sitwasyon, Panginoon, na lalo mo kaming mapakinabangan sa ikapagbabago ng lipunan at ng iglesia at na ngayon ng mamamayan at gayon din ang komunidad ng Panginoong Diyos at maging ang kalikasan at lahat ng binubuo ng inyong nilikha, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami na maging mabuting katiwala po, Panginoon, sa lahat ng larangan, Panginoong Diyos. At umasa kami din, Panginoon, na kami po ay makalalagpas sa aming mga pinagdadaanan na kahirapan at maging sa kawalan ng trabaho at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan panalangin po namin na lahat po ay magkaroon ng livelihood at na kung saan, Panginoong Diyos, ay makabangon ang ekonomiya ng bayan at gayon din ang lahat ng mga bansa sa buong mundong ito, Panginoon. Ano man ang mga problema na hinaharap ng bawat bansa, tulungan mo, Panginoong Diyos, at ng lahat ng ito ay malapatan po ng karampatang solusyon sa ikabubuti, ikaunlan, at ikasasaayos, ikapapayapa ng bawat bansa na inyo pong ay pinagkatiwala sa bawat bansa, Panginoon, lalo na po sa mga nanunungkulan.
We pray, O Heavenly Father, for a good and accountable governance. We pray, O God, na masolusyonan po ang usapin ng katalian. At gayon din, Panginoong Diyos, sa usapin ng mga krimen, ng mga insurgency, terrorism, at gayon din ang illegal drugs at iba't ibang mga problema, Panginoong Diyos. And may continue also to bless all nations for their respective programs at gayon din ang kanilang mga projects na ginagampanan, Panginoong Diyos. Sa tigit sa lahat, Panginoon, ay pinapanalangin po namin na patuloy po na kung saan ay makapangyayari ang iyong kalooban, ang iyong paghahari, Panginoong Diyos, at gayon din ang spiritual revival and reawakening na mangyayari po sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao sa buong daigdig na ito, Panginoon, at kasangkapanin mo ng mabisa ang lahat po ng mga churches at gayon din ang iyong mga lingkod at lahat, Panginoong Diyos, ng mga mamamayan Kristiyano, Panginoon. Lord Jesus Christ, be with us for the whole day as we face another challenge sa aming mga tungkulin, sa aming mga gampanin, Panginoong Diyos, with your inspiration, dulutan mo kami ng kaligayahan, ng kagalakan, at gayon ni Panginoong Diyos, ng aktibong pag-iisip at damdamin, Panginoong Diyos, upang sa ganoon ay may pagtagumpay namin ang bawat araw, Panginoon, na aming haharapin simula ngayon. Pagpalain mo, O Diyos, ang buong maghapon, pagpalain niyo ang buong magdamag, pagpalain niyo, O Diyos, ang buong linggo, kinabukasan, sa lahat po na nakaalay sa inyo, O Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng aming pagsalubong sa panibagong buwan, Panginoon, ng Pebrero, Panginoong Diyos. Nadulutan kami ng iba yung pag-ibig, nadulutan kami, Panginoong Diyos, ng panibagong pagtatagumpay at kaligtasan, protection mo at pag-iingat sa amin, Panginoon. Lord Jesus Christ, salamat po ng marami. Tinatalaga namin ang aming mga buhay, pamilya, trabaho, ministeryo, paglilingkod. Tinatalaga namin, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoong Diyos. God bless Philippines, God bless Luzon, Visayas at Mindanao, God bless all nation, God bless lahat po ng mga tao sa buong mundong ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen, amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At ngayon po ay atin pong tunghayan ng mga kapatid na kung saan ay nagpabot po ng kanilang mga comment. Yes. Maraming salamat po sa inyong naging pakikibahagi sa episode 341 ng Ride On Ministry. Salamat po sa inyong presence, sa inyong pakikinig, sa inyong mga comments, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. And may the Lord be with you always with His manifold continuing blessing na ipinapararas niya po sa inyong lahat. At gayon din, kumusta ang inyong mga buhay, kumusta ang inyong mga pamilya, kumusta si ate, kumusta si kuya, yes, kumusta si nanay, si tatay, si lola, at kumusta lahat dyan, kumusta yung mga aso ninyo, yes, mga manok, kung meron kayong manok, at gayon din yung mga alaga ninyo pa na iba, pusa, at gayon din kung kayo po ay meron mga kataniman dyan, ay kumusta po ang pinagkakabalan nyo sa araw-araw, kumusta ang inyong kalusugan, kumusta po ang inyong mga labi, kayo ba'y nangingiti pa rin, kumusta ang mga pusa nyo, yes, kumusta ang inyong mga dugbo, at kayo ba'y tumataas ang inyong BP, hallelujah, at praise the Lord at amen sa Panginoong Diyos, at ikang ay relax lang sa buhay natin at may continue to be with Jesus Christ. Ang sinasabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, rejoice always, pray without ceasing in everything, give thanks to the Lord at amen sa Panginoon. Yes, tingnan natin mga kapatid na ito na nagpabot ng kanilang comment. How are you, my dear kapatid na Bilma Domingo? Kahanip po ng Pansol Methodist Church, yes, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila, shout out with Jan, at God bless Domingo family, palapakan natin, cheer natin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang comment ay naimbag nga, abisapa, aldaw, at kayo bisya, family, God bless you and your ride on ministry, amen. Yeah, maraming salamat at naimbag ang bigat yung vitamin dyan, Ilocano po yan, ang kanyang sinabi ay mabuting magandang umaga at araw sa ating lahat, yes. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan mo lang sa kapatid na, how are you, my dear? Narly, magat ng bungabong, ano ba, Esiha. Pero ngayon, nakatira sila dyan sa bandang Novaliches sa Quezon City. Siya tuloy dyan at God bless sa Magat family. Palapakan natin, i-check natin ang kanilang buong pamilya. Ang kanyang comment sa mapagpalang umaga po, Bishop and Ate Jean and family, God bless you all. Thank you very much. At gayon din po lahat po sa inyo dyan, Novaliches sa Quezon City. Yes, how are you, my dear? Let me tell you, Nora Dato dyan sa bandang Dubai. Yes, hello, hello lahat dyan, lalo mga Pilipinos dyan. Mamayan, at God bless you all. God bless Dato family and of course, yung ministry. Palakpakan natin, i-check natin ang ganyang buong pamilya. Ang kanyang comment ay blessed and beautiful Saturday morning po, Bishop and Ate Jean. Thank you very much at gayon din po sa mga dyan. At good morning at
At pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa inyong kinaroroonan, yes. Kinimulan sa ating kapatid na Hawari Maidira, yes. Isa sa mga pangunahing mga laiko natin dyan sa bandang Capitol La Medis Church, ang Situbanang Abataan, yes. Kapatid na Joselito at Di Guzman, kamusta po kayo kung sa inyong pamilya? Shout out to at God bless the Guzman family. Palapakan natin ito ng kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord, ang kanyang kumin na pagpalang araw po ng Sabado, Bishop and Family. Thank you very much at guide po sa inyo dyan at mapagpalang araw po with one image of prayer at gaya din yung bilog. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Elaine Malonzo Mercado? Yes, wherever you are in the Philippines or beyond the Philippines, please extend my regards to your family and shout out to John at God bless sa Malonzo Mercado family. Palakpakan natin siya at John, itin natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment ay, blessed morning, Bishop Lee Tangonan, God bless po, with one emoji of prayer at bilog, yes. Hallelujah, praise the Lord, maraming sana at gayon din sa inyo lahat dyan, yes. How are you, my dear Erlino Passion, yes. Shout out to dyan sa bandang, yes, Bambang Nueva Vizcaya. At God bless sa Passion family, palakpakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop, joining po from Crossroad United Methodist Church, Bangbang Nueva Vizcaya, with my wife, Liliwa Joy Assis, Passion. Kumusta pa kayo, kapatid na Liliwa? Sana ipatuloy kayo na liliwaan na ako Diyos, tinaldaw-aldaw. Yes, hallelujah, praise the Lord. God bless your ministry with three emoji of prayer. Thank you very much at purihin natin Panginoong Diyos. At palapakan naman natin ang Crossroad United Methodist Church, Bangbang Nueva Vizcaya. Hallelujah, praise the Lord. But please extend my regards to the Bangunan na family dyan. Yes, gini po lang sa ating kapatid na Dexy Exelsis Diego Latawan dyan sa bandang, yes, Tugigaraw City, Cagayan. Shout out to John at God bless Diego Latawan family. Palapakan natin, i-cheer natin ang kalimbong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, blessed morning po. Ang Diyos ay sumaatin lahat. Yes, maraming salamat at gayon din po sa inyo dyan. At mula sa ating kapatid na Beta Gallievo, kumusta kayo dyan sa bandang City of Kawayan, Isabela, yes, Cagayan Valley, Luzon. Shout out to dyan at God bless Gallievo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang napakahalagang comment na mapagpalang araw ng Sabado, Bishop and family, at gayon din sa ating lahat, mga ka-ride on, God bless everyone. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan sa bandang City of Kawayan, Isabela. Yes, how are you, my dear Ronel Andicoy ng Okada, Manila. Dyan sa bandang Bigutan, Parinaque City, yes. Pero siya ay membro ng Yes, the Living Water Methodist Church, Barangay Gabgamben, Mariveras, Bataan. Shout out to John at God bless and Digo Tamani. I-check natin ang kanyang good morning po, Bisha. Thank you very much at good morning po lahat po sa inyo dyan. Ito mo na sa ating kapatid na, yes, Virginia Pedraza. Yes, nice to meet you, kapatid na Virginia Pedraza. You are from General City, Cavite, right? Yes. Ayan, nabasa mo. Yes, you are from General Trias City, Cavite. Yes, pwede ng Panginoon at nice to meet you. At please extend my regards to you, to your family. Yes, shout out to John, General Trias City, Cavite. Palapakan mo natin, God bless Pedraza family. Hallelujah at praise the Lord. Yes, palapakan natin ng Panginoon nagkaroon po ng interruption. Hallelujah at praise the Lord. Yes, shout out to sa bandang Visayas sa Cebu. At i-congratulate naman natin ating kapatid na Achi sapagkat siya po ay nakatanggap ng award. Isa po siya sa recipients ng award. Bisang frontliner ba? Palakpakan natin siya, hallelujah, praise the Lord. At we are proud of you. At purihin natin ang Panginoon Diyos na receive mo na award. Yes, ang kanyang comment ay, good morning sa lahat ng naka-ride on na ministry. Three Bishop, good morning, Ma'am Jean. Thank you, Lord, for another day of our life. Bless us all. Amen. Thank you very much at good morning din. At salamat po sa mga emojis na yan. Palapakan natin lahat yung Panginoon Diyos. Yes, how are you, my dear Bishop DSE Joe Vicente ng Gipma Methodist Church yan sa bandang Tayaba City, Quezon. At gaya din ang kabuuan ng Rizal, Laguna, Quezon District sa ilalim po ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Shout out to Jen at God bless Vicente Panel, of course, your ministry and leadership. Palakpakan natin sila. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang napakahalagang comment ay, God's blessed day to all. God's blessing
healing, comfort, and restoration of good health for be for everyone who wishes to find Christ here in Ride On Ministry today. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At ganti pala sa ating kapatid na yes, our my dear Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference sa kabasid niyan sa Church Bede Highway, Christian Valley School niyan sa Aurora, yes, along Aguinaldo Highway ng Sitor Cavite. Shout out to at God bless Bitan family, of course, your ministry and leadership to the region. Palakpakan natin at ipos natin ang Panginoon. At yes, maraming hapon magkita kita rin dyan sa bandang City Hall. Yes, ang kanyang kumamin ay maaliwalas na umaga sa lahat. Mga ka-ride on sa Panginoon, maraming maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon sa maaliwalas. The presence ng ating Panginoon Diyos sa pagayon ng kanyang added gumang hinding-hindi natin kayang bilangin ang kabuti at katapatan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa pagayon ng kanyang added comment. Ang mga anak at tunay na anak ng Diyos, hindi reklamador. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At hindi ba lang sa kapatid na, yes, how are you, my dear Alma Montevergena de Leon, ng member po ng Yes, the Living Hope Methodist Church from Cebu City, yes, Sambales, shout out to Jan, at God bless you all. God bless Montevergena de Leon family. Palakpakan natin, cheer natin kanilang buong pamilya. Ang kanyang comment, ang paggising po natin tuwing umaga ay napakalaking biyaya na ng Diyos sa atin. Good morning po sa ating lahat. Good morning po Bishop and Ate Jean and family. Hello po Lola Biyaya. Hello po Lola Biyaya. Yes, narinig po niya. Maraming salamat daw po. Amen at amen po sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Maraming salamat. Palapakan natin muli ang Panginoon na sanggubigising sa atin. Yes. Additional comment mula sa ating kapatid Renewal Bishop Joey Lapitan, magsikap sa mga bagay na yes, panlangit upang mapasa atin ang inihanda ng Diyos para sa atin ang kanyang kaharian na ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At ganyan ang kanyang added comment. Ngunit ang tao sa ngayon mas importante para sa kanila ang mga bagay na nasisira at ito ang pinagtutunan nila ng pansin. Yes, palapakan natin ang Panginoon at tunay naman na ang kahalagahan natin ng mga bagay na spiritual mula sa ating Panginoon. At ganyan ang kanyang added comment, maging isa sana tayo at hanggang ngayon, ito ang prayer niya sa atin dahil wala pa rin tayong pagkakaisa na hanggang sa ngayon, hindi pa rin nangyayari. Palapakan natin ang Panginoong Diyos sa tayo po ay magkaisa na sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Hindi mula sa ating kapatid na Howdy My Dear Diconisa Merlin Sebastian ng San Fernando City, Pampanga. Kamusta kayo dyan? Yes, wah! Kunin ang Panginoong Diyos, kamusta din ang inyong probinsya dyan sa bandang Bungabong Nueva Ecija at gayon din ang inyong destino dyan sa bandang Mega Church ng Pilipinas sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Shout out dyan at God bless you all. God bless Sebastian family. And of course, your ministry and leadership to Pilipinas Kalinga and to your local church. Palakpakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay mabiyayang umaga po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa katatapos na blood chemistry na ginawa dito sa Mega Church Kabanatuan ngayon sa pangunguna ng mga laiko at samahan ng mga manggagawa sa Diyos ang papuri. Palakpakan naman natin ang Mega Church ng Pilipinas sa Kabanatuan City, Nueva Ecija sa kanyang matagumpay na nagawa ngayon na blood chemistry. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Palakpakan natin ang kanyang mga manggagawa. Yes, lalo lang ating Lieutenant Colonel Reverend Chidoro Chodi Sakloleo and family at sa lahat po ng mga manggagawa dyan at mga laiko. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Diyos ang papuri. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gimula sa kapatid na Renewal Bishop Joey Lapitan added comment, dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa Panginoong Jesus upang maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment pa, magpasimula sa atin ang pagkakaisa. Ito ang inaasahan ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din sa kapatid na Le Mr. Yunona Dato, Bishop Joey Lapitan, thank you po sa inyong mga supporting comments. Nagbibigay po ng lalong liwanag sa message po ni Bishop Lito. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos.
At pwede pa sa pagkabatiin na Reynold Bishop Joel Apitan na added comment, mapuspos tayo sa kapusubusan ng Diyos upang maging kapuri-puri ang ating pagsunod dahil tayo lumalakad at sumusunod sa banal na Espiritu at ay tayo'y mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! At pwede mo sa pagkabatiin na Reynold Bishop Joel Apitan added comment, glory to God po. Palakpakan natin ang Panginoong glory to God always. Hallelujah! Praise the Lord! Pagkabalik mula sa Reynold Bishop Lowy Lapitan added comment, magsama-sama tayo at kapit-kapit kamay tayong mga anak ng Diyos upang abutin ang buhay ng iba, lalo na sila na ating mga mahal sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon at amen. At ayun din ang Panginoon added comment ng magningning at magliwanag ang buhay natin sa pamagitan ng buhay ng bawat isa. Ang Red On Ministry ay isa lamang paraan upang may padama at maabot ang buhay ng mga taong pinanghinaan ng loob. Yes, anong dugtong yan? Nawawala ng pag-asa, lalo na sa mga hindi tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Thank lingkod ito, Tay Jean at Nanay Biyaya, sa inyong buhay at sakripisyo na inyong ginawa at ang Diyos ang pagpapala sa inyo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at hallelujah, praise the Lord. At ganyan ang ating comment mo na sa ating Lay Minister Leonardo Dato, amen po. Kung minsan po yung kapamilya pa ang mahirap akayin, nakakalungkot po na marami pong mga lingkod ang akay ng akay sa labas, pero ang loob mismo ng tahanan ay hindi maakay. Kaya napakalaking responsibilidad at challenge po ang nakaatang sa mga lingkod ng Diyos. Sabay-sabay natin sabihin, aray ko po. Yes, pwede ng Panginoon yan po ay paalaala. At reminder po yan, palakpakan natin ng Panginoon. Yes, nagpapasimula po ang my team at ministeryo ng ating Panginoong Diyos sa loob ng ating mga tahanan, sapagkat sa loob ng tahanan na yan po ay nagpasimula ang pagpapalagablab ng ministeryo ng Panginoon sa unang early church. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos at tinanong naman, maakay po natin ang ating mga kapamilya. Yes, mula sa ating kapatid na Tapan, how are you, my dear Nitch Beaton dyan sa Kingdom of Bahrain? Shout out dyan at God bless all the Filipinos at mamayin dyan. Pakingat ko at pagpalay ng Panginoon, God bless Beaton family. And of course, your family out there in San Manuel Isabela, palapakaw natin Beaton family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay watching now. Good morning, Bishop Agyaman at Apo. Yes, salamat po ang kanyang sinabing Agyaman at Apo. Ilocano po yan sa Tagalog po ay maraming salamat po. Yes, kunin ang Panginoon Diyos yet mula sa ating kapatid na Bishop Reverend Joe Vicente. Marami pang mga pastor na wala pang sariling tahanan, subalit ipanalangin natin sina na sana di mawala sa kanila ang tahanang langit. Yes, palakpakan natin at tuloy natin Panginoon. Yes, palakpakan naman natin ang mga lingkod ng Diyos. Go, go lang mga manggagawa at tayong Panginoon ng loob. Magpalakasan po tayo. Hallelujah, Christ. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Yes. Magpalalahanan tayo sa isa't isa. Yes. Yes, puri ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, lalo sa panahon ng global pandemic, napakaraming po ng mga bawal dito, bawal dyan, bawal doon, napakaraming bawal. Panahon na kung saan dito nagkikita-kita face to face, eye to eye. Panahon na kung saan ay meron tayong komunikasyon, meron tayong pagpapalakasan at meron tayong panalangin sa isa't isa. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang may binibigay na available apps para sa bawat isa sa atin. Yes! Another comment mo na sa ating kapatid na Bishop Joe Vicente, panalangin natin ang magkaroon ang tunay na pagkakaisa ang mga iglesia ng Panginoon, ni isang layunin na magbigay luwalhati sa Diyos. Kung meron mang iglesia na iwasan natin ay ang mga iglesia na nagsasabi kami lamang ang maliligtas, kami ang totoo, nasa amin ang tamang aral. Subalit ipanalangin natin na sila nawa mabugsan ang kanilang nabulag na mga mata at maging maputik na kaisipan nang mapangyari ang pangalan, panalangin ng Panginoon Jesus na maging isa. Yes, palapakan natin ang Panginoon sa reminder na yan. Hallelujah, praise the Lord. Meron nga nagsasabi na kung sa eliminasyon ay outside of our church,
There's no more salvation. Yes, pero ang salvation ni Laglang Pinon ay para sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Yes, added comment mula sa ating kapatid Bishop Joe Vicente Correction. Pagkakaisa, hindi pagkakaiba. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Pagkakaisa. Yes. Ngayon mula sa ating kapatid na Ebel Tolentino. How are you, my dear? Kumusta kayo dyan sa bandang Beatitudes Methodist Church, Orani, Bataan? Shout out dyan at God bless Tolentino family. Kumusta nang inyong tuhod? Kumusta nang inyong paa? Palakpakan naman tayo. God bless Tolentino family. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Blessed Saturday po, Bishop Tangonan family and Ride On Ministry. Patuloy po natin pag-pray lahat ng mga may karamdaman, patuloy na lubos na kagalingan, kalakasan, makamta ng bawat isa, patuloy na ipag-pray po natin pagsisikap ng Orani Beatitude Church na mapatayo ang Pastoral House in Jesus' name, Amen, with three emoji of prayer at puso. Yes, the mighty name of Jesus Christ, we come into your presence, praying and interceding with this prayer request. O kapatid, Imelda Tolentino, Panginoong Diyos, para po sa kagalingan ng lahat po na may karamdaman saan man siya ladako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Yes, we pray for complete healing, recovery, good health and wellness. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ipagpalain mo ang proyekto na kung saan pinagsusumikapan ng Beatitude sa Methodist Church sa Orani, Bataan, Panginoong Diyos, sa kanilang pagtatayo ng Pastoral House. Pagpalain mo, Panginoon, ang ito ay matapos. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng mga pitakan, mga bulsa at gayon din, Panginoong Diyos, ang bawat membro at bawat isa, Panginoong Diyos, na kanilang nilalapitan upang sa kanon ay makaugment sa kanilang financial upang mapatapos, Panginoon, itong Pastoral House. Dalayan po namin, O Diyos, na pagpalain mo silang lahat at matapos ko ito sa madaling panahon. At patuloy na mamayagpag, Panginoong Diyos, ang ministeryo at misyon ng iglesia ito. At pagpalain mo rin, Panginoon, kanilang mga gawa, ang kanyang pamilya at gayon din, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga kaanib dyan at gayon din ang kanyang mga kabuhayan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Palapakan po natin ang Beatitudes Methodist Church, Orani, Bataan. Palapakan natin, shout out natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, at matatapos ang Pastoral House na yan. Yes, purihin na Panginoong Diyos at maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at sa lahat po na magpapalatin ng mga comments. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at ang Ride On Ministry, patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always, stay safe and healthy always, be kind to others always, to God be the glory always. In Jesus Christ, amen at amen sa Panginoong Diyos. Ngayon, tanggapin ninyo ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama at gayon din ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din ang pakikiisa, tanglaw, paghahari ng Kanyang Banal na Espiritu sumayo, sumating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, patuloy po natin i-comply ang health protocols na ipinapatubad ng Interagency Task Force ng ating pamahalaan. At sa inyo na nasa ibang mga bansa, sundin din niyo ang mga health protocols. Yes, health is wealth and prevention is better than cure, sinasabi nga nila. Purihin natin ang Panginoong Diyos at gayon din and appreciate natin ang presence ng ating kapatid na Tita Corazon na Nabano. Kumusta na ka na kapatid? Kumusta na dyan sa bandang Capitol Methodist Church? Kumusta na ang ating paaralan? Kumusta na si Pastor Yes, John Lloyd, Reverend Federico Cruz, at gayon din ng mga iba pang mga pastor natin dyan, mga Jaconesa, at gayon din lahat po ng mga leader like ko at lahat ng mga members yan. Kumusta mga estudyante at mga magulang? Yes, shout out to dyan, Banang City of Balanga, Bataan, at God bless Navarro family. Palapakan po natin sila lang dyan. At hindi nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na yes, Mother Nelda Nunan dyan sa bandang United States of America. Shout out dyan at God bless you all at ganyan pamilya nyo dyan sa bandang City of Balanga. Palakpakan natin God bless Nunan family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din lahat po na kung saan nakabahagi dito sa ating gawain. Maraming maraming salamat at patuloy po kayo na abutin ng Panginoon Diyos at gayon din ang kanyang siksik liglig umahapon na pagpapala. Yes, bati naman natin ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din natin pambansang babati. Tas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. At ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib tapat ng ating puso. Yumuko tayo sandali. Tingnan naman natin sila eye to eye, face to face. Na meron pong kasamang napakatamis at napakasarap na mga ngiti natin. Hallelujah, praise the Lord. At ngumingiti ang aking biyanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos at hallelujah at praise the Lord.
Yes, ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin sa pagkakataon na ito mula sa episode 341. Yes, magkita-kita tayo muli mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga at gayon din araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. At dulutan tayo ng Panginoong Diyos ng kapayapaan ng kagalakan sa ating harapin na buhay sa buong maghapon. And may we enjoy the prepared lunch sa ating mga table at gayon din Philippine time at gayon din St. John's ibang magamansa. Hallelujah, praise the Lord, amen sa Panginoon. At nararapat lamang po natin pong ibalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito ng oras ay 11:08 po ng umaga. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. At gayon din po, babae sa bawat isa atin at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon.